alam mo yun, yung akala mo tapos na yung stress after interview, hindi pa pala. You're guys, Sinchin, and back at it again with another video. This episode, ang pag-uusapan natin ay ang CFO Pito. Today is May 15, and as you may remember, last time we talked, it was March 29. So after my interview, 2 days after my interview, natanggap ko na yung visa ko. However, I still have to wait for my kapatid's interview, kaya medyo natagalan yung pag-register namin ng CFO. Tapos, alam mo yun, yung akala mo tapos na yung stress after interview, hindi pa pala. Sobrang hirap ng registration ng PIDOS. For me, 1 week talaga akong nag-aabang ng 7 a.m. As in, 1 week akong retry ng retry. And after yung 1 week na yun, wala talaga akong nakukuha. Nag-email ako sa ano nila, sa CFO. Sabi ko na baka pwedeng makakuha ng slot kasi walang ibang nag-a-appear kundi error 500 ba yun? O basta yun yung error something. O kaya naman, you cannot continue with the registration. Parang ganito, ganyan. So nag-email ako. However, this was their reply. Nag-email ako. More frustrating is sasabihin nila na you should not book a ticket unless makompleto na yung documents mo. Pero in my defense, mag-e-expire na kasi yung visa namin. Kaya hindi pwedeng papetix-petix kami when it comes sa pagbubook ng ticket. Dahil hindi din naman madali mag-book ng flight ticket. Siyempre, kailangan mo piliin yung cheapest flight, diba? So nakaka-frustrate hanggang sa nakuha na ng kapatid ko yung visa niya nitong May. Yes, actually nakuha namin nung May 13. Yata, May 13 namin siya nakuha. Tapos lumising ulit kami ngayon, today May 15, ng 7 a.m. para mag-retry ulit, mag-register. So fortunately, nakakuha naman kami ng slot for today. Kapatid ko ngayon, na ano na siya, magkaiba kami ng nakuhang officer. So siya, nag-email sa kanya right after niya ma-send yung requirements niya, such as yung ID, yung valid passport, and yung visa. Nakakuha na siya ng slot for 9:20 a.m. Nakapasok na siya. Although medyo late niya nabasa yung email, nabigyan na agad siya ng slot for today. Samantalang yung sa akin, iba yung officer, wala akong slot na nakuha for today. Hindi ako na-replyan today. Steps kung paano mag-process ng PIDOS. So first, punta ka lang sa cfo.gov.ph. And then, may 4 na categories doon. Yun. Piliin mo lang kung ano yung category mo. Like for example, kami is for PIDOS. Yun, meron yung iba, counseling yata, ganun. Basta pipiliin mo doon, basahin mo maigi kung saan ka nakakategorize. Kung tayo, sige mo alam kung ano yung category mo, balik ka sa email sa'yo after your interview ng yung email ng Manila. Nakalagay doon kung ano yung papasukin mong, anong papasukin mong seminar. Nila may 3 attachments doon, yung SSS number, yung visa pay, hindi visa payment, parang green card payment yata. And then yung tungkol sa PIDOS, ayan, makikita mo siya, pre-department orientation seminar. Ayan, makikita mo siya sa email sa'yo ng, makikita mo siya sa email sa'yo ng ivmanilainfo.state.gov. Pero yung hindi ko alam bakit, sa akin nag-email sila right after my interview, sa kapatid ko hindi sila nag-email. So yun, baka case-to-case basis again ito. So, click mo lang yon kung saan ka. So, sa amin, yung pink na ano yon, ito, yan. Yan yung sa amin. So, pag-clinic mo yan, papipiliin ka kung F2F or kung online. Yung F2F, meron ka ulit options. Very careful with it. Kasi papipiliin ka kung Manila, Cebu, or Davao. And iba pa yung online. So, you have to be very, very careful with it. After clicking your desired desired mode of taking the seminar, papi-fill out lang ka lang ng info like to upload your valid passport and your visa and your email. Pag successfully mo nang nagawa yon, mag-email sila sa'yo, CFO. Kailangan mo lang i-confirm yung email nila. Idadirect ka niya ulit back to website. Pag clinic mo yung link na yon, idadirect ka niya sa website nila and mag-fill out ka ng information like your surname, your first name, your middle name, your birthday, and yun lang. Yun lang yata. Kapag successful, kasi mahirap talaga yun i-submit, papa-verify niya muna. So, click verify and then review all your information kung tama ba yung mga na-type mo doon. And then, kapag na-verify mo, saka mo lang siya pwedeng i-continue. So, click continue. Kung successful mo ulit na i-continue, madadirect ka sa page kung saan ipapakita yung sample ng CFO certificate. Submit mo agad yun kasi doon talaga ang hirap makapasok doon. Pag nakapasok ka doon, mag-email ulit sila sa'yo. And sa email nila sa'yo, kailangan mo i-send yung requirements mo sa person na ito. Parang isi-send nila yung name.
nung or email ng person ng officer mo or email ng officer mo, ganun. Send mo yung valid ID, yung passport, yung visa, and merong additional requirements for ibang persons such as yung confirmation of permanent residence for Canada-bound migrants, yung contract for EB3 visa or visa grant notice para sa New Zealand and Australia-bound migrants. And para naman sa mga minor, birth certificate, valid ID ng biological parents, or SPA ng SPA ng proxy, parang ganun. During your seminar, mag-a-attendance kayo, and you have to take a screenshot of the seminar. And after the seminar, kailangan mo lang sila i-email ng screenshot, at saka bibigyan na din nila doon yung instructions kung paano mo siya babayaran. They're gonna email you back your digital certificate. Kung then after it, you're done. Tips naman tayo. Napansin ko lang na dahil nga sobrang traffic na ng website nila dahil sa daming users, I suggest that you use your PC or personal computer with yung Ethernet na. Kasi I've tried sa laptop ko, even though I used laptop, I tried on my iPad, I tried it on my phone, hindi kaya, dapat stable talaga yung internet. So I suggest na dapat yung PC mo na lang para naka-direct na sa internet connection yung may cable na. Kasi mas stable yung internet connection. And dapat, diba 7 a.m. ka magta-try, huwag kang susuko hanggang hindi ka nakakakuha ng slot until hindi niya sinasabi sa website na the slots for today or we have accommodated enough clients for today. Unless hindi mo pa nakikita yun sa screen mo, retry mo lang ng retry kahit pa ulit-ulit mo makita yung error na nagpa-pop up sa screen o kaya yung please retry something, ganon. Huwag kahihinto, basta ang gawin mo lang, balik ka lang dun sa email and i-click mo lang i-click yung link ng verification. And I would suggest that you prepare all the necessary documents prior to your registration. Bakit? Mas grabe yung natitake nung time nung pag-refresh. So dapat prepared na yung documents. And I would suggest that you prepare all the necessary documents prior to your... Anong iba? Kapag ka ganyan na hindi ka makapag-secure ng slot kahit na months mo na tinatry, nag-walk-in sila. So if you're gonna ask me kung pwede ba mag-walk-in dahil pa-expire na din yung visa nyo and may flight ticket na kayo, I cannot assure you of that. Dahil may mga nababasa ko na yung iba pinapayagan daw dahil nga pa-expire na yung visa and nakapag-book na ng ticket, ng flight ticket, napapayagan. Pero meron din ako nababasa na hindi talaga pinapayagan at all. Ganon. Another tip is that upon registration, pagka-send nyo ng requirements na in-email sa'yo nung officer mo, abangan mo lang yung reply, like on that same day. Kasi yung, for example, yung kapatid ko, hindi namin siya in-expect na magkakaroon na ng PDOS right away. Like, tignan mo, late niya nabasa yung email niya, 9:27 na siya, niya nabasa, 9:20 yung PDOS, and parang 9 a.m. na siya in-email. Kasi 7 a.m. siya nakapag-register, ganon. So, bantayan mo lagi yung email mo. Just a quick side note, while I was editing, napanood ko yung balita sa GMA regarding nahulihan ng fake CFO certificate. Now, I cannot blame you if you divert sa mga fixers. And balita ko, ang singil daw sa kanya is 8,000 for the processing and the fee, which cost like 4,000. So, mahal talaga siya. Pero kung wala ka talagang choice, why not, diba? Kung wala kang time at may pera ka naman, pwede. Pero, but just be very, very careful na piliin yung fixer. Sana hindi peke yung makuha ng certificate at sana hindi kayo lokohin during the process of it. And as I've said, we cannot blame you. Dahil nga, ang hirap talaga kumuha ng slot. And sana sa CFO, ayusin nila tong sistema na ito para hindi na tayo mag-divert sa mga fixers, diba? And kung ikaw naman ay may time pa at panahon, o kaya naman ay matyaga ka sa pag-abang ng registration, tsagain na natin at huwag na tayo mag-divert sa fixers because it would just encourage them to take all the slots that is supposedly allocated for us travelers. That's it for today's episode and thank you so much for being with me throughout my entire journey. Of course, hindi pa nagtatapos dito ang lahat dahil magkikita-kita pa tayo sa journey ko papunta doon naman, yung port of entry, okay? So, don't forget to please like, leave a comment, and most especially, subscribe to my channel.
yun lang. Have a good day and paalam. See you on the next video.